gusto ko pong magpasalamat doon sa mga taong tumulong po sa amin from day one hanggang kaninang umaga po na inihatid yung tatay ko sa kanyang huling hantungan. At thank you po doon sa mga nagpaabot ng kanilang condolences, doon sa mga taong nag-send sa amin ng mga kind words para ma-cheer up po kami. And then doon sa mga taong nabigay po sa amin ng financial assistance and sa mga taong nag-include sa amin sa kanilang mga prayers, maraming pong salamat. May God bless you. Salamat sa mga mabubuting puso po ninyo. So, medyo masakit itong nangyari kasi nga hindi ako nakauwi at may nagtatanong na kung bakit hindi po ako nakauwi. Siguro hindi naman lingid sa inyong kaalaman yung pandemic. So, kapag pandemic, may quarantine po, quarantine sa Manila, quarantine din doon sa amin. So, aabutin ka ng 21 days or ilang days ba? Kasi balita ko sa probinsya, 14 days. And then sa Manila, 2 to 3 days or more than. Depende na kasi ngayon, may Omicron na virus. So, ayun, hindi po ako nakauwi. And that, yun ang pinakamasakit sa part ko na dati ayaw ko pong, kumbaga, hindi ko iniisip na mararanasan ko. Kumbaga, isa po siya sa ayaw kong mangyari sa akin. Dahil marami po akong nababalitaan ng mga OFW na ganyan po hindi makaka-uwi dahil sa pandemic na ito. Mas malala nga yung sa kanila kasi minsan yung pagkamatay ng kanilang minamahal sa buhay ay mas tragic pa or talagang iba po yung dahilan, mas masakit yung dahilan. So, nakakalungkot. Alam kong hindi lang ako yung may pinagdadaanan na ganito. So, praying for those OFW na kagaya ng pinagdadaanan ko. Hindi po siya biro, masakit kasi hindi mo man lang masilayan yung taong mahal mo, yung tatay mo, kumbaga bago siya ihatid sa huling hantungan niya. And bago nang matay yung tatay ko, the night before, nagpray po ako kasi every time tumatawag po ako sa bahay, lagi ko pong tinatanong kung kamusta si tatay. Ayan, so kasi alam ko namang may sakit po siya. Yung tatay ko po, siguro early 2018, nagkasakit na po siya. And isang beses lang po namin siya nadala sa hospital. And after nun, ayaw na niyang magpadala sa hospital. Siguro iniisip niya po yung gastos. At lagi niya pong sinasabi sa amin na matanda na siya, ganun. At hindi daw mapipigilan na kung kukunin siya ng Diyos. Pag tumatawag po ako sa bahay, ang lagi kong sabi kay tatay, kapag nagbibideo call po kami, sabi ko, tatay, magpalakas ka kasi kapag may nangyari sa'yo, hindi po ako makaka-uwi. Then yung tatay ko, nakangiti sa akin at sinabi na hindi naman niya hawak yung buhay niya. Eh, kung anytime kunin siya ni Lord, wala daw kami magagawa. So, yun lang yung part na pinakamasakit at malungkot dahil nawala yung tatay ko na hindi ko man lang siya mayakap, hindi ko lang man siya mahawakan, hindi ko man lang siya makita. Yung tatay ko is sobrang malapit sa puso ko, sobrang close kami noon. Kasi, kumbaga, syempre sila din yung pangarap kung bakit, sila din yung dahilan kung bakit po ako sisikap dito sa ibang bansa. Sila din yung dahilan, yung nanay at tatay ko, yung mga kapatid ko, syempre yung mga taong gusto kong tulungan, kaya po ako nagtitiis dito sa ibang bansa. Hindi lang po para sa sarili ko. And kung pipilitin ko mang makauwi, marami po akong kakaharapin. Syempre yung trabaho ko dito, kailangan kong i-sacrifice. Pahirapan yung pagkuha ng plane ticket. Yung mga requirements po, lalo na ngayon may bagong virus. Kaya, nag-decide na ako na hindi na lang ako uuwi, ganun. Kahit hindi ko makita yung tatay ko.
Alam kong maiintindihan ako ng tatay ko kung bakit hindi ako nakauwi. Kung bakit hindi ko siya nakita, hindi ko siya nasilayan. Alam kong maiintindihan niya ako. Kasi hindi din maging masaya yun kung isasacrifice ko yung trabaho. Kumbaga, kakaharapin ko yung quarantine, yung mga requirements na tambak-tambak na yan. At syempre yung pera din na gagastusin. Hindi naman biro yung umuwi ka tapos pahirapan yung pagbalik. So kapag nauwi ako, kailangan siguro i-give up yung trabaho. Kasi pagbalik kasi pahirapan, magbabayad ka pa ng hotel mo. Ang dami pang mga requirements, ganun. So, nag-decide lang talaga ako na hindi uuwi. And masakit, pero alam kong naiintindihan ako ng tatay ko. At hindi rin siya maging masaya kung pipilitin kong umuwi sa ganitong sitwasyon. Lalo na may virus na yan, yung bago ngayon. So, ayun. Yun yung part na masakit. Pero, ika nga, wala tayong magagawa kasi lahat naman tayo pagdadaanan ito. And sa tatay ko, kung nasaan man siya ngayon, hiling ko na sana gabayan niya kami lagi. At si nanay, kung mapapanood man ng nanay ko itong video ko, sana tatagan mo yung loob mo. Nandito lang kami na mga anak mo. Hindi ka namin iiwan. Aalagaan at mamahalin ka namin gaya nung ginawa namin kay tatay. And sa mga taong nag-include sa amin sa mga prayers nila, sa mga taong tumulong sa amin financially, at nagpaabot ng kanilang mga condolences, maraming salamat po sa inyo. From day one hanggang kanina, hindi niyo po kami iniwan. Maraming salamat. And mamimiss ko yung tatay ko. Kasi pag uuwi ako nito, pag may chance na makaka-uwi ako, syempre kulang na, di ba? Hindi mo siya makikita, hindi mo siya mahahawakan, hindi mo siya mayayakap. Although malapit lang siya sa amin, kasi doon lang sa baba ng bahay namin banda. Pero iba din yung kung buhay pa. Pero ganun talaga yung buhay natin. Ito yung pangyayari na hindi po natin matatakasan kahit sino man sa atin pagdadaanan natin. And praying for those OFW na pinagdadaanan din yung pinagdadaanan ko. Magpakatatag kayo. Huwag kayong panghinaan ng loob kasi mahirap, diba? Baka magka-depress po kayo. Anong gagawin nyo? Mapahamak po kayo. Mag-pray kayo lagi. Hingi kayo ng lakas sa Diyos. Kasi hindi niya tayo pababayaan. Minsan ako naiisip ko para na akong manhid. May mga times na gusto kong umiyak pero hindi ako naiiyak. Yung walang luha. Gusto kong parang nag-bug-scream pero hindi ko magawa. Kaya nagpapasalamat din ako doon sa mga tumatawag sa akin. Lalo na sa pinsan ko. Ayan. Alam mo kung sino ka na lagi mo kong tinatawagan. Simula nawala si tatay, 2 times niya akong tinawagan. At malaking tulong yun para sa akin. Kasi every time natatawagan niya ako, nag-open up ako sa kanya, naiiyak ako. So mas mabuti kasi yung naiiyak natin kasi mas healthy po yun kaysa na kimkimin natin yung lungkot, yung hinagpis na yun na hindi natin maipalabas. So alam kong sobrang masakit kapag nawalan ka ng mahal sa buhay. Tapos hindi ka man lang makapunta, hindi mo man lang makita, masakit po sa dibdib. Pero ako kasi masyado akong positive sa bawat bawat nangyayari sa buhay ko ever since. Marami din naman akong pinagdaanan pero hanggang ngayon matatag pa rin ako dahil din sa tulong ng Diyos yun. Dahil din sa lakas na binigay niya sa akin. So, thank you everyone. Sa inyong lahat, sa pagmamahal niyo sa amin. At sa mga kapatid ko, minsan mayroon tayong hindi pagkakaunawaan.
Pero sa panahon ngayon, lalo nang wala na si tatay, sana magkaisa tayo. Mahalin natin yung isa't isa. Diyan tayo para sa isa't isa. Kasi wala namang ibang magmamahalan kundi tayo lang din na magkakapatid. Sa mga pamangkin ko, ayan, sa mga kapatid ko na matigas yung ulo, sa mga pamangkin ko na matigas ang ulo, mga maldita, mga palasagot, sana ma-realize ninyo na yung mga ganyang pag-uugali, wala po kayong makukuha. Sana baguhin nyo yung mga pag-uugaling yan. And, ayun, sa mga kapatid ko, sana mahalin nyo pa si nanay ng sobra-sobra, kasi alam kong nalulungkot siya, naghihinagpis, nagluluksa. Siyempre, namimiss niya si tatay. Kumbaga, yung buhay natin hindi na gaya ng dati. Ako, pagtatawag ako, wala na si tatay, wala akong kukumustahin, wala akong, hindi ko siya maka-video call, ganyan. So, mahirap. Pero, let's keep on going, kasi iniisip ko na lang na talagang pagdaanan nating lahat itong ganito. Walang, minsan nga, diba, yung iba mas masakit pa. Kasi si tatay ko namatay sa sakit. Samantalang yung iba na aksidente, binaril, yung mga anak nila inabuso, pinatay, ganyan. So, mas masakit. Masakit din yung sa kanila. Kaya, praying for them, sa mga may pinagdadaan ng ganito, huwag kayong mawala ng pag-asa. At huwag masyadong dibdibin, ibisi nyo yung sarili nyo. Huwag masyadong mag-isip, baka kasi ma-depress po kayo. Hindi biro. So, God bless sa ating lahat. Maraming pong salamat. Alam kong thank you is not enough sa mga taong tumulong po sa amin. Pero I'm praying God will bless you financially, physically, mentally, lahat po. Thank you. Sobrang masaya ako sa puso ko na may mga taong tumulong sa amin. Na yung iba nga hindi namin ka-close, kilala lang, pero nagbigay ng cash para at least kahit papaano mapagaan yung mga pinagdadaanan namin ngayon. Yung iba, prayers. Hindi ko man alam kung sino sa inyo, but I know may mga taong nagpipray para sa amin at malaking pasasalamat ko po yun. So, keep safe. God bless us. At mahalin po ninyo yung mga magulang ninyo hanggang nandyan-dyan po sila. Kasi iba yung buhay kapag wala ka ng tatay. Wala ka ng, kumbaga yung mga taong pinaghuhugutan mo ng lakas. Bigyan nyo po ng halaga, mahalin po ninyo. Lalo na sa inyong mga magulang. So, hanggang dito na lang. At hanggang sa muli nating pagkikita. Pray po kayo lagi, and lalo na yung mga pinagdadaanan natin ngayon, hindi po siya biro. So, pray and ask help from God. So, thank you everyone.